Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Hesukristo, naway sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyo nagmumula ang tanang kabutihan. Pagbigyan mo ang aming mga kahilingan na iyong patnubay. Ang iyong mga kinalulugdan ay aming mapag-isipan at sa iyong pag-akay, ang mga ito ay aming magampanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, si Elias ay sumapit sa Horeb na bundok ng Diyos. Pumasok siya sa isang yungib at doon nagpalipas ng gabi. Walang ano-ano'y nagsalita sa kanya ang Panginoon. Lumabas ka at tumayo sa ibabaw ng bundok sa harapan ko. Pagkasabi nito'y, dumaan ang Panginoon at umihip ang napakalakas na hangin. Sumabog ang bundok at nagkadurog-durog ang mga bato sa lakas ng hangin, ngunit wala sa hangin ang Panginoon. Nang tumigil ang hangin ay lumindol, ngunit wala sa lindol ang Panginoon. Pagkatapos ng lindol ay kumidlat, ngunit wala rin sa kidlat ang Panginoon. Pagkalipas ng kidlat, narinig niya ang isang banayad na tinig. Lumabas si Elias, tinakpan ng bawlabal ang kanyang mukha at naghintay sa bunganga ng yungib. Narinig niya ang isang tinig na nagsabi, Elias, bakit ka naririto? Sumagot siya, dahil po sa aking malaking pagmamalasakit para sa inyo, Panginoong Diyos ng mga hukbo, tinalikdan ng bayang Israel ang inyong tipan, winasak ang inyong mga dambana, pinagpapatay ang inyong mga propeta. Ako na lamang ang natitira at hinahanap nila ako upang patayin. Sinabi sa kanya ng Panginoon, bumalik ka sa iyong dinaanan sa ilang na patungong Damasco. Pagdating mo ng lungsod, pahiran mo ng langis si Hazael bilang hari ng Syria at si Heho na anak ni Namsi. Bilang hari ng Israel, pahiran mo rin ng langis si Eliseo na anak ni Safat na taga Abel Muhala bilang propetang hahalili sa iyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ganda mo't kabutihan, kami iyong liwanagan. Sa ganda mo't kabutihan, kami iyong liwanagan.
O Diyos, ako'y dinggin sa aking pagtawag. Lingapin mo ako sa aking mahabag. Ang paanyaya mo'y lumapit sa akin. Huwag kang magkukublit, kita'y hahanapin. Sa ganda mo't kabutihan, kami iyong liwanagan. Huwag kang magagalit, huwag mong itatakwil. Akong katulong mo at iyong alipin. Tagapagligtas ko, huwag akong lisanin. Sa ganda mo't kabutihan, kami iyong liwanagan. Ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos, tayo'y magtiwala, ating patatagin ang paniniwala. Tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Sa ganda mo't kabutihan, kami iyong liwanagan. Magsitayo po ang lahat. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, narinig ninyo na noong una'y iniutos sa mga tao, huwag kang makikiapid. Ngunit ngayon, sinasabi ko sa inyo, ang sino mang tumingin ng may mahalay na pagnanasa sa isang babae, sa isip niya ay nakiapid na siya sa babaeng iyon. Kung ang mata mo ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo at itapon, sapagkat mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan kaysa buo ang iyong katawang itapon sa impyerno. Kung ang iyong kamay ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan kaysa buo ang iyong katawang itapon sa impyerno. Sinabi rin naman, kapag pinahiwalay ng lalaki ang kanyang asawa, ito'y dapat niyang bigyan ng kasulatan ng paghihiwalay. Ngunit ngayon, sinasabi ko sa inyo, kapag pinahiwalay ng isang lalaki ang kanyang asawa, nang hindi naman ito nangangalunya at ito'y nag-asawang muli, ang lalaking ito'y nagkasala. Itinulak niya ang kanyang asawa sa pangangalunya. At sino mang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nangangalunya.
Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Palapakan natin ang Poong Jesus Nazareno. Tatanong ko lang po muna, malinaw po ba ang aking pagsasalita? Malinaw. Hindi ko alam kung bakit parang ang baba ng mga eroplanong dumadaan sa atin. Kanina pa yan, no? Ano ba? May kudita ba o ano? Sige. Kasi mahalaga itong pag-uusapan natin, ha? At real talk tayo ngayong umagang ito. Walang pakeme-keme, walang pa-cute-cute ngayon, ha? Tungkol sa usapin ng pangangalo niya. Kung ikaw ay isang deboto, huwag mong ipagmamalaki na ikaw ay deboto, tapos sumasang-ayon ka sa mga panukalang kailangan magkaroon ng divorce. Hindi pwedeng deboto ka, tapos isa ka sa mga pumipirma, isa ka sa mga no, nandyan sa mga rally, payagan na ang divorce sa Pilipinas. Hindi pwedeng yung personality natin, dual. Pag Biyernes, Biba Nazareno. Pag hindi Biyernes, divorce. Malinaw po ang sinabi ni Jesus. Laging narinig nyo nung una. Pero ito ang sinasabi ko sa inyo. Bilang deboto, sa Kanya tayo dapat nakikinig. Sa Kanya tayo dapat sumusunod. Pumalakpak nga po yung mga may asawa dito. Sigurado ba kayo na mag-asawa kayo? Kasi yung mentality ng mga tao, sa ngayon, pag nagsasama na, feeling mag-asawa na. Pero feeling lang yon. Mag-asawa ba talaga kayo? Kasal ba kayo? Kung hindi kasal, hindi kayo mag-asawa. Malinaw po ba? Pwede namang itama yan, ha? Pwedeng itama. Dito sa simbahan ng Quiapo, lagi namin kayong ini-encourage. Magpakasal kayo kung talagang gusto nyong magsama at nagmamahalan kayo, magpakasal kayo. Libre ang kasal. Kasi ang dami sa inyo na mumoblema at ang isa sa mga problemang yan ay yung pagsasama ninyo na kesyo, yung asawa mo, babaero, yung asawa mo, mabisyo, yung asawa mo, chismosa, yung asawa mo, walang trabaho. Kasal ba kayo? Okay, malinaw na po yun? Okay, pasok tayo sa sinasabi ni Kristo, ang pangangalo niya. Sabi kasi, kung ihiwalayan ng lalaki, okay? Kung ihiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa, dapat bigyan ito ng kasulatan. Ha? Dapat bigyan ito ng kasulatan. Pero ang sabi ni Kristo, pero ngunit ngayon, sinasabi ko sa inyo, kapag hiniwalayan ng lalaki ang kanyang asawa na hindi naman ito nakikiapid o nangangalo niya, tapos nag-asawa ng iba, nagkakasala ka. Mortal sin. Ano naman? ano ba? May gera na ba na hindi natin alam? Pangatlo na yan, no? Pangatlong eroplano na yan. Baka sadyang sinasadya para hindi nyo maintindihan yung sinasabi, no? Gumagawa ng ingay. Pero hindi ko kayo tatantanan, ha? Malinaw po yung instruction, malinaw yung detalye, yung detalyadong sinabi ni Kristo.
Kapag hiniwalayan mo, pag sinang hiniwalayan mo, wala lang, trip ko lang, ayaw ko lang, nagsawa na ako eh. Gusto ko naman bagong putahe. Yan yung mga linyahan ng mga lalaki. Gusto ko naman bagong putahe. Ayaw ko na sa kanya. Kasi bungangera. Kasi hindi na naliligo, hindi na nag-aayos. Nawala na yung init, nawala na yung passion. Dito naman ako sa iba. Nagkakasala ka. No, sinasabi ko po, no, lalo na sinasabi mo, deboto ka ng Nazareno. Nagkakasala ka. Base sa ating no, napakinggan na ebanghelyo. At sabi po, siyempre iniwan ng lalaki. So yung babae, kailangan mabuhay. Mapipilitang pumatol sa iba. Kasi wala nang suporta. Sabi po niya, sabi ni Jesus, lalaki, itinulak mo sa pagkakasala ang iyong asawa. At sino man ang pumatol sa hiniwalayan, nakikiapid din. Kasi nga, mag-asawa na sila. Sinasabi sa atin na itinatag ng Diyos, yan ay panghabang buhay. Hindi ka pwede mag-asawa hanggat buhay pa ang pinakasalan mo. Hintayin mo munang mamatay yan. Malinaw ba? Malinaw. So, ibabalik natin ng konti. Paano nyo pagtitibayin? Bakit tumahantong sa paghihiwalay? Naghihiwalay kayo kasi uso ngayon ang hiwalayan? Ano kayo, artista? Ginagawa niyong showbiz ang buhay niyo? Mabalikan lang natin, no? Kaya nga, kung bago kayo mag-asawa, babae, bago ka pumayag na magpakasal, tiyakin mo muna na yung lalaki yan ay handa sa lifetime commitment. Yung kaya ka pakakasalan, hindi dahil maganda ka, hindi dahil sexy ka. Dahil yung kaseksihan, nawawala yan. Eh, paano pag nawala na? Ano, iwan ka na? Sabi ni Jesus, anumang bagay na makakasira, nagdudulot ng kasalanan, putulin mo na. Kung mata mo ang nagiging dahilan, dukutin mo. Kung kamay mo nagiging dahilan ng pagkakasala mo, putulin mo. Sa mga mag-asawa, lalo na po, no? Kasi yung ritual natin, yung pagbibigay ng aras, yung sinasabi ng lalaki, ipinagkakatiwala ko sa iyo, itong ating, yung tanda ng aking pagpapahalaga sa iyo, yung aras, na minsan questionable sa umpisa pa lang, kapag ang lalaki hindi handang mag-surrender ng kanyang ATM, ng kanyang sweldo, na dapat yung babae ang humahawak, umpisa pa lang may problema na kayo. Kaya yung mga lalaki natutukso, pag may hawak na pera, pag nasa kanya, pare, inom tayo, inom! Saan iinom? Sa club, sa kabaret. At sino nandun? Yung pupwedeng tumanggap ng bayad. Kapag may pera ang lalaki, hawak niya ang kanyang pera, malaya siyang nakakagawa
ng kung anumang gustuhin niya na sisira sa inyong pagsasama. O, kaya babae, sa umpisa pa lang, hindi ikaw yung bibigyan lang ng tingi-tingi. Dapat ikaw ang umahawak at nagbabudget. Kaya sa umpisa pinag-uusapan yan eh. Kung hindi kaya na, ay hindi, wala tayong pakialamanan. Pera ko, pera ko, pera mo, pera mo. Hindi pa kayo handa. Hindi kayo dapat mag-asawa. Hindi kayo dapat magpakasal. Ano yung mga nagiging sanhi ng paghihiwalay ngayon? Maganda kasi pag-usapan to eh. Exciting. Papunta na tayo sa exciting part. Saan nagsisimula? Mag-asawa na kayo, pero bakit lagi kang nakatutok dyan sa cellphone? Magkatabi na kayo sa higaan. Diyos ko, nako. Magkatabi na kayo sa higaan. Bakit cellphone ang kausap ninyo? Para bang bibitawan nyo lang ang cellphone, ang gadget, pag magtatalik kayo? Ano nangyari? Ha? Sabihin nyo kung mali yung sinasabi ko. Kumakain, hawak ang cellphone. Kailan kayo mag-uusap ng matino? O ayaw nyo mag-usap? Kasi gusto nyo lang cellphone. Kung ang cellphone, yung chat, messenger, social media, sa tingin ninyo makakasira at hindi nakakabuti sa inyong pagsasama, putulin mo na yan. Di ba parang ang babaw ng mga relasyon ngayon? Simpleng hindi pagkakaintindihan. Punta na tayo sa lawyer, mag-file tayo ng annulment. Sa nagsimula, may nakachat lang yan. May nakausap. May nakitang sexy, pogi. Tapos pupunta ka dito, hirap na po ako. Minsan naman habang, Lord, tulungan mo po ako, biglang, sandali lang Lord. Paano? Imbis na pinagtitibay natin yung relasyon nyo bilang mag-asawa, pinababayaan ninyo kung ano-anong impluensya ang pumapasok na dyan sa relasyon mo, hindi ka pa aware. Pag natutulog, magkabilang side, hawak yung cellphone. Nakatulugan na lang. Ano? Tingnan natin, ha? Siyempre, lagi naman po, no? Laging mayroong pagkakataon na ibinibigay ang Diyos. Kaya nga nandyan, lagi yung aral, yung gabay natin sa bawat pagdedesisyon ninyo. Ano ang sasabihin ng Poong Jesus sa Sareno sa sitwasyon natin? Matutuwa ba siya kung itinutuloy natin itong mga maling gawain natin? Hindi ko alam kung ano yung dahilan ninyo kung bakit ayaw niyong magpakasal, ha? At hindi namin, wala isa man sa atin, ang dapat na manghusga. Ay, nagsasama, hindi kasal. Siya lang ang may karapatan yan, ha? Pero meron tayo na mga gabay sa kung paano dapat iwasto o itama ang pagsasama ng bawat isa. Huwag tayong gumawa ng problema natin. Baka wala pa yung problema na dapat sa atin, pero ito kung ano-anong ginagawa natin.
So anumang bagay, gwardyahan nyo, bantayan ninyo ang inyong buhay, mag-asawa, bantayan ninyo. Maraming gustong sumira niyan, maraming gustong magnakaw niyan, maraming gustong manggulo niyan. Pero nasa inyong dalawa, kasama niyo ang Diyos para kayo magtagumpay sa inyong misyon bilang may asawa. Amen? Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo sa Diyos na gawin niyang ganap sa atin ang kanyang gawain ng pag-ibig at katapatan. Ang ating pong itutugon, gawin mo kaming banal na tulad mo, Panginoon. Gawin mo kaming banal na tulad mo, Panginoon. Ang simbahan naway magpatuloy na ipahayag ang karangalan ng kasal at tulungan ang mga mag-asawa na manatiling magkasama sa banal na pagsasabuhay ng kanilang buhay may asawa. Magnalangin tayo. Gawin mo kaming banal na tulad mo, Panginoon. Ang mga mag-asawa naway maging matalas ang pakiramdam sa pangangailangan ng bawat isa at matagpuan ang tunay na kaligayahan sa buhay bilang pinagsama. Manalangin tayo. Gawin mo kaming banal na tulad mo, Panginoon. Ang mga dumaranas ng kahirapan sa buhay, mag-asawa, naway patuloy na magsumikap sa isabuhay ang kanilang mga pangako. Manalangin tayo. Gawin mo kaming banal na tulad mo, Panginoon. Ang mga may sakit, matatanda, at nalulumbay, naway makaranas ng pag-aalay ng ating komunidad. Manalangin tayo. Gawin mo kaming banal na tulad mo, Panginoon. Ang mga pumanaw naway, mabigyan ng puwang sa walang hanggang kaharian. Manalangin tayo. Gawin mo kaming banal na tulad mo, Panginoon. Idalog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganun din na lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo at kalugdan ng paglilingkod na aming ginagampanan upang ang aming iniyahain ay iyong marapatin at ang aming pag-ibig ay iyong pag-alabin. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan.
Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paghiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sige pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo.
magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigyan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Ang sampot,
kasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Buong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko ngayon at magpakailanman. Ika'y kukulin ko. Mahal na Panginoong Jesus Nazareno. Sa lahat ng masama, kaawaan niyo po kami. Umaasa Poong Jesus Nazareno, patubayan niyo po't nawa't gabayan ako. Iligtas sa kapahamakan, nakamatayan, huwag po ninyo kami papabayaan. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo, sa hirap at usay kay kasama ko. Ang sangot dasal, sana'y pakinggan mo mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko ngayon at magpakailanman. Ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagganap sa iyong pagbibigay kagalingan ay pumawi nawa sa aming mga nagawang pagsuway, ay magdulot nawa ng iyong mga kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Muli po sa mga nagsasama na hindi pa kasal, maghiwalay na po kayo, ha? Hanggat may pagkakataon pa, huwag nyo nang dagdagan ang anak ninyo kung hindi kayo kayang pakasalan yan. Okay? Sa mga nagbabalak mag-asawa, pag-usapan muna ninyo ng mabuti, pagnilayan ng mabuti. Sa mga nagsasama na medyo may edad na, malapit na kayo nung kunin ni Lord, kailan pa kayo magpapakasal? Huwag na natin hintayin kung kailan naghihingalo, dun nyo gustong magpakasal. Wala, hindi na nakakapagsalita. So kahit matanda na po, welcome po kayo dito sa altar na maitama, at least sa huling pagkakataon, maitama ang inyong pagsasama ayon sa kagustuhan ng Poong Nazareno. Libre po ang kasal dito sa Quiapo. Huwag na po kayong mahiya. Huwag na kayong maggagagaw dyan. Yung mga magarbong kasal, ingrande din ang hiwalayan. Kaya simplihan nyo lang, ha? Isihan nyo lang. Ang importante, kunin at tingin ninyo ang pagbabasbas para sa pagsasama ninyo, hindi humantong sa pangangalunya, pakikiapin o hiwalayan.
Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo na makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. So